Ibinigay na ng provincial government ang ikalawang batch ng loan assistance sa mga OFWs na apektado ng krisis na dulot ng COVID-19 pandemic. Sa ngayon, 12 overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho ang nabigyan ng nasabing loan mula sa Ilocosur Capital Assistance Recovery Program for Entrepreneurs o Ilocosur Cares. At sabi ko mga po, dating na programa, at turning point, tibad-bad nyo, makatulong na itipamilya tayo. Ngayon, hanggang sardin dito yan. Noon niya man pa ito, may tulong ito, provincial government, masinigay lang kanyami, ibagayan kanyami, hindi na problema. Hanggang one time tulong lang dito yan. Tumulong at tumulong lang ta. Isa ti trabaho mi, isa ti responsibilidad mi. Tumulong at tumulong, ingana, kasapulan niyo ako, iti tulong, iti provincial government. 230,000 ang kabuang halaga ang naibigay sa kanila mula sa 7 million na pondo ng Ilocosur Cares na may layuning matulungan ang mga repatriated OFW at ang mga nasa micro, small at medium enterprises. Mabalik niya ako, Governor. Dapat na tulong ako ito. Naitulong na kanya tayong OFW. Kapag tumulos, makasubusubad, sir. Nakapagpunan na yan kay Phyllis Tibukok and my business ni ma'am. Kaya, pag yaman na, apo, talaga ka nakaamit na kulay na mamay. Awan, tingnan na nakaamit ko, pinapati. Nakaamit na, kasi kaparad ka. Kaya, lawa, yaman na kanya na ako, Governor, natulungan na kami. Kaya, bakit yung makapagyanan ni ako? Dahil tingnan, naitulong mo pa na kami na awit ko. Thank you. Thank you. Kung matatandaan, naibigay na ang first batch ng loan assistance noong Nobyembre 25, 2020 sa mga target na benepisyaryo. Nabatid na nakipagtulungan ang provincial government sa Nueva Segovia Consortium of Cooperatives para mabuo ang programa at matulungan ang ating kababayan na nawalan ng trabaho. Mula dito sa probinsya ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines.